Do you have it any other way? Mag-aasawa ka pa rin ba ng maaga? Papa, iralin ko yung utak ko. Sana hindi. I would have graduated from college. Hindi ko yun natupad kasi ang aga ko ng asawa, ganyan. Kamusta lang kayo ni William? Ayoko siyang pag-usapan, pero hindi mo rin maiiwan. Kahit saan ako magpunta, identified ako sa kanya. Pero talking about him doesn't mean I love him. At kung may galit kayo sa kanya, huwag niyo kami idadamay. Dahil kung hindi niyo kailangan ng asawa, kailangan namin ang ama! Lagi kong inuukat ang nakaraan, kaya siguro nahihirapan akong harapin ang kasalukuyan. Sina, nangiya ako sa'yo. At ang alam, hindi ako magsusunod sa akin. Sa akin ngayon ba po? Bakit ba gusto niyo natala ng gusto ninyo ang magsusunod? Well, if you're ready, I am. So excited to introduce to you a very special lady in my life. Isa po siya sa may pinakamagandang mukha sa showbiz. Isa po mabuting kaibigan. At siya po ay kasama ko po, co-star ko po sa underage. Wala pong iba mga kaibigan, kundi po ako nag-iisa, Miss Yayo Aguila. Yay! Ikaw lang po ang sarili ko. Nako! Grabe sa intro, ha? Sa intro. Ako, happy ako. Alam mo yan, pagdating ko talang dito, happy ako. Tsaka na sinabi mong, nabigit sa pagdito. Okay, happy thank ako. Thank you naman. Alam niyo ho, si Yayo ho ang tunay na pangalan, Rosario. Ah, po, Milagros. Yun po ang tawagan namin. Dito ho tayo sa isang napakagandang restaurant. They serve very good food. Nagpapasalamat po ako sa Alba Restaurant. Dito pa sa may Tomas Morato. Okay, since nandito na tayo sa Tomas Morato, Espanya. Ano bang gagawin kasi natin ngayon at inimbita mo ako? Flashback photo. Oh, okay. Siguro dahil mo lang na, ha? Hindi mo walang pagmamahal sa sarili. Ito na, picture number one. Oh! Wow! Fairness! Baguettes girls yan. Correct. So that's me, Jobel Salvador, and Yula Valdez. Yan yung mga panahon parang ropers. Ang pictorial natin. Girl, 80s. Oh, 80s girl. So yan yun, isa sa mga promo pics namin yan na baguettes girls. Alam mo ba, hindi ko yun makakalimutan kasi yan yung symbol ng friendship namin. Yay! Bale, through the years, ang mga naging best friends mo sa showbiz, yung close friends mo, sino? Bukod sa tayo, para naman tayo magkapatid. Ibang leveling natin. Kahit na hindi tayo nakikita, di ba? Yung iba yung love natin, yung meron tayong concerns sa isa't isa. Dahil, sabihin ba natin? Ay! Sige, okay lang. Hindi, kasi once upon a time, we were both Martinez girls. Girls. Yun naman talaga nag-umpisa. Para baka magtataka sila, hindi naman ako Regal baby, di ba? Tapos, dati pinapanood ko lang ito nung bata ako. Gusto ko maging Snooky Serna. Hindi, 1 year old. Older ka lang naman sa akin. Magkaedad lang naman po kami. Ayun, yan yung picture na yan. Yan yung symbol yan ng start ng friendship. Pakikipagkaibigan na namin. How old ka ba ng Baguettes? Kaka-16 ko lang noon. Oh. Si Jobel was 18, Yula was 15. Lahat kami hanggang ngayon, by God's grace, lahat kami yung Baguettes na nandito pa. Kasi syempre marami na rin nag-rest in peace. Paano ka na-discover? Si Tita Kitchi Benedicto. Yes. Si Tita Kitchi. Kitchi Benedicto. Yes. Tapos yun, one time, nung second year high school, ako tinanong mo Tita Kitchi. Kasi diba may broadcast city. Sabi lang niya, gusto mo bang artist? Sabi ko, ayoko nga ganun pa eh, no? Ayoko. Kasi mangyayin ako, no? Tapos, Maya! Walang naniniwala. Napilyo na. Pero, yeah, ito, datingin kita, ano ba mga memorable experience mo as a newcomer noon? Unang-una, yung friendship na nabuo sa amin ng mga Baguettes. Sa aming talagang lahat. Solid. Eh. Solid, hanggang ngayon. Nakapuha. I consider them not just my friends, but
ano sila, family. Parang tayo, yung kapatid, pantay, walang babae, walang lalaki. Saka hindi artista. Hindi artista. Yung walang totoong tao lang tayo sa isa't isa. From nung bata kami na, alam mo yung parang wala, naglalaro ka lang sa set, pero nagtatrabaho ka rin sa, dahil disiplinado ka ni Mario, direct Mario J, syempre, di ba? Tapos alam mo yung growth nyo hanggang ngayon na pagka, kahit minsan-minsan lang kami magkita na ganito. Pero nakakatuwa na, pinag-uusapan na namin buhay, mga problema, yung naman. Victories mo, real yung downfall mo. So, sobrang adults na talaga kami. Ito ngayon, picture number two. Okay. Woo! Woo! Actually, yung picture niya, iconic yun eh. Kasi ano, part talaga yun ng pelikula. Yung kanina promo yun eh. Ito, part talaga to ng pelikula. Ito muna, bakit naman ang pagkakaano mo, woo! Parang may takot. Hindi, marami kasing, pag nakikita ko yung picture niya, marami sumasagi sa isip ko. Hindi yung si Ilya. Ito naman eh. Akala ko. Hindi, kasi unang eksena kong ginawa yan sa Bagets. Hindi ko pa kilala si William yan. Kilala ko lang siya sa set. Natatak sa utak ng mga tao yung eksena namin yan. Yan yung mark ng ano namin, ng love team namin sa Bagets. Alam mo, may nagsabi sa akin, fan ka daw ni William Maricel. Ay hindi, totoo yun. Diba? Totoo yun. Walang biro. Hindi ko pa kilala si William. Siyempre, sikat sila eh, di ba? Sikat kayo, Regal. Hello, Maricel Dina. Snooky, super fan ako. How's ang layo ng segue ko, pero paano yung love story ninyo ni William nabuo dyan, sa Bagets? Dyan ako niligawan, tapos doon na nagtuloy-tuloy. Looking back, would you have it any other way? Mag-asawa ka pa rin ba ng maaga, or would you stay single longer? Alam mo, sa totoo lang, dalawang explanation ko dyan. Unang-una, I wouldn't want it any other way. So, I guess, bilang matured na tatao ngayon, ayokong sabihin na sana ganun to ginawa ko. Kasi kung hindi ko ginawa, hindi nangyari yung lahat. Wala yung apat kong anak, di ba? Wala yung major blessings sa buhay ko. So, naisip ko, ayokong sabihin na sana hindi nangyari yun. Kasi baka that, I believe that was God's will. Lahat tayo may destiny, di ba? Alam mo yan, we always talk about our destiny. Ganyan. So, ganun. Pero kung, kunyari, papairalin ko yung utak ko, hindi yung heart ko, ah. Papairalin ko yung utak ko ngayon, looking back, sana hindi. Kasi, syempre, I would have graduated from college, I would have finished a degree, and my lolo would have been proud of me before he passed away. Yung ang dami kong pangarap sa sarili ko. Hindi ko yun natupad kasi alaga akong asawa, ganyan. Pero hindi ako nagsisisi na, ano, bakala ko ba masaya tayo? Ito naman si Direk Bam eh. yun, di ba, yung hiwalay ng asawa, wala akong regrets kasi kahit hindi na kami naging okay, at least yung apat kong anak kasama ko, yung gano'n, yung dami kong blessings. So, hindi ko bibilangin yung mas maraming nangyari, hindi maganda, bibilangin ko na lang yung mga blessings na magaganda. Kasi diba, dapat gano'n, parang ka-move forward ka. You have to be grateful for it. Tsaka totoo lang yan. Ano ka, you're a strong woman. Oo naman, totoo, strong. Sobrang strong ako. And it made you, ito, no, sabi nila, napaka-corny ng sabihin, cliche na, pero if any situation will not kill you, it will just only make you stronger. Alam mo, baka isipin ng mga tao, malungkot ako, ha? Hindi ako malungkot. Nasa point ako ng buhay ko, kung saan na sobrang saya ko. Yun, dahil doon nakakainis ka, mapapawain tuloy ako. Kamusta na kayo ni William? Sa totoo lang, hindi kami okay. Hindi kami okay. In all honesty, alam naman ng mga tao yun, ayokong magiging plastic. Dapat sa ganitong edad natin, maging totoo na tayo. Hindi kami okay, di ba? So, I just really don't want to talk about him. I don't want to talk about it. Basta ang importante, may sarili siyang buhay, tapos may sarili akong buhay, and I'm so happy na sobrang blessed ko. Every day na gumigising ako is a blessing. And every day, every time na, kanyari, ganito, ito, malaking blessing ito. So, yun, di kami okay, pero ako, I pray for him still. That I pray that he'll be okay. So, oh, oops.
May buzzer question tayo. Buzzer-buzzer pa nangyayari dito. Paano yan? Matagal-tagal ng tahimik ang buhay, pag-ibig mo. Kumusta na ang love life mo? May umaaligid na ba? Makasagutan dyan sa'yo. Ano? Okay naman. Okay naman. Okay lang. Steady. Ayokong sabihin wala. Ayoko rin naman sabihin meron. Steady. Medyo may pagka-private person ako, di ba? Parang hindi naman siya taga-showbiz. Kung meron man. Hindi na kailang expo. Oo. Di ba? Parang minsan gusto mo na lang maging tahimik yung buhay niya. Tama. So kung i-expose mo pa yung mga kung ano-ano, huwag na. Tapos may mga bashers ka pa, huwag na. So, correct. Oh, picture number 3! Ganda na mga bata. Yan, yun ano, sa taas na picture, galing kami sa photo shoot niyan, kami ng mga girls. So, makikita mo, naka-ayos man kami. So, ayan, tuwang-tuwa lang ako talaga pag ganyan na, may nakikita mo yung mga anak mo, di ba? Masaya ako kasi very accomplished na sila. And iba naman yung experience mo, di ba, na nung bata sila na pinapalaki mo, tsaka yung ngayon na parang sila na, mga kaibigan. Parang mga barkada na natin, yung mga anak natin. Okay, tsaka nakakatawa kasi may mga input na sila, may mga ano, correct. Sila yung number one bashers mo. Aha. Ganyan. Tapos sila yung mga, we learn from honest, them, no? Diba? We learn from them. Lahat niya mga anak ko na yun, napakababait. They keep me going. Yes. Diba? So, exactly. Ayun naman tayo. Pag-usapin yung anak ko, diba? Parang, ewan ko, but, kasi feeling ko, cooks ngayon sa buhay ko, parang feeling ko, complete ako because I know I'm with the Lord. Pag wala naman si God, wala naman talaga tayo. We are nothing. Oh. At saka hindi talaga mapapariwara talaga tayo because we will always be weak. We will always sin and fall into sin. Yeah. Pero by God's good grace, napapatatag tayo because nasa Kanya na tayo ngayon. Then, but alam mo, nadadating pa rin yung time na lahat sila isa-isa mawawala. Yeah. Ako nararamdaman ko ngayon. Hindi ko naman sila lahat kasama sa bahay dahil siyempre si ate independent pa, sarili ng life. O, tapos pag nag-work sila, nakikita ko lang sila weekends. Yung alam mong, eventually as a parent, you're gonna have to let them fly their own wings. Tapos ikaw na lang ang maiiwan mag-isa. But I know, hindi naman nila ka pababayan. Pero kailangan. I know that. I'm sure hindi ka pababayan mga bata. Mahal na mahal ka ng mga kids. Oo, alam ko naman. Next photo, please. Oh, yaba! Oh my gosh, ito yan! That's Ricky Santa Ana, isa sa pinaka, or para sa akin, pinakamagaling na tattoo artist sa Philippines. And I know na siya rin yung brains behind Dutdutan, right? Nung pandemic, he passed away. Pero sa kanya ko lang pinagkatiwala itong tattoo ko na to. Itong tattoo ko na, marami na tattoo. Ba't kayo nagpa-tattoo kung kailan matanda ka? Pakialam nyo, di ba? Diba? Walang age yan. Kung gusto mo magpa-tattoo, actually, anong ibig sabihin this yan? Is Virgo. Hirap to. Virgo to, tatlong yan na Virgo. Virgo kasi is my zodiac sign. Kumbaga, ako naniniwala ako na if meron ka gusto akong ipatato sa sarili ko, yung ako yun. At hindi ko to pinapagsisihan. Proud ako dito. Ako din, di ba? Yaya, nakita mo yung mga tattoo ko. Oo! Di ba? Nagugulat nga sila. Naku, sis, no, may nagpatato. May tattoo ka pala. At saka huwag niyo i-judge yung mga may tattoo. Hello, wala yun sa tattoo. Nasa pagkatao ng tao yun. Ako naninisak sa mga ganyan. Ang dami-dami judge sa panahon natin. Sana mawala yung ano, yung stigma. Yes, yung stigma. Na pagka, ay, nagtatato, addict. Ako, diba? Yung, parang you don't judge yung mga tao. Walang mag-ano yan, masama ang buhay roots. Niyan. Yeah. Like, katulad niyan, maganda nga to na meron kang vlog, meron kang YouTube channel. Because this is your avenue to be yourself, cooks. Kaya kasi nasabi kasi dati, support kita dyan, go! Gawin mo yan, marami magsusupport sa'yo, marami naniniwala. So marami ka magiging guest, kung problemahin yung mga guest mo. Ngayon, na-inspire naman ako, namomotivate ako because of you. Na parang, okay to kasi I get to be myself. Katulad yung mga taong sinasabi ko kay Direk Bam kanina, nanonood sila ng vlog, tapos magpo-comment sila, huwag na kayo manood. Manood kayo kasi gusto niyong manood, mag-appreciate yung tao. Pero yung manonood kayo, go! Na yung gigigil ako sa ang gigigil talaga kung dahil dyan kakaya ka lang. Dahil dyan, may buzzer question tayo, madam. Marga nga. Sa isang interview, nasabi mo, it's hard to find kind-hearted people in showbiz. Bakit mo nasabi yun? Pagkabal ko lang sa industriyang to, hindi ko naman sinang, I don't want to be nega. Pero yun yung totoo sa buhay eh.
ang dami-dami kong kaibigan sa trabahong ko ito na na-appreciate ko kasi they respect me for who I am, they respect my craft, mabubuting tao sila, marami. Pero marami din naman yung hindi. Pero mas natutuwa ako dahil mas matimbang yung maraming mabuti na kaibigan. Kaya ako lang nasabi yun kasi totoo naman eh, hindi lang naman sa showbiz, kahit sa normal na boy na pang-araw-araw natin ganito. Marami naman dyan na hindi talaga mabait eh, hindi mabuti. Yung plastic ka lang, yung parang gina-judge ka, nakikitinitinang ka pa lang, gina-judge ka na. Yung, maraming ganyan. Ang may karapatan ng mag-judge sa atin, ultimately isang Panginoon. Yes. Kung ang Panginoon nga, napaka non-judgmental. Yun nga siya nga, ang Lord. Tanggap si Lord, tayo na Panginoon. With that, next photo, next please. Photo, please. Ano? Si Daddy? Oo, Papa. Si Albert. Ay, toy. Ito ka na pa si birthday yan ng Papang. Birthday po yan ng father-in-law ko a couple of years ago, pre-pandemic. So this time, medyo na-compete kami. The only person na wala dyan, the only people na wala dyan, sad to say, ay Mamang, Madina, at saka si Ate Lizelle. That was taken sa bahay nila Albert and ni Ate Lizelle. Nag-pass away na nung time na yan si Ate Lizelle at saka Mamang. So, syempre, yung pinakamagagawa mo lang, pag ganyan na, you try to be complete as a family. Pero dyan ah, hindi na kami mag-asawa ni William dyan. But still, you know, mahal ko yung father-in-law ko eh. Mahal ko yan. Yun ang natatalingin kita. Kamusta yung relationship mo sa magkaka-vibes ba kayo ng pamilya Martinez? Actually, oo, mahal ko yung in-laws ko. Lalong-lalo na yung mother-in-law ko. Alam mo yan. I practically grew up with her. I learned so much na meron ako ngayon. Maraming naipunla ang Mamang sa akin. And nagpapasalamat ako doon. And there's no day na dumadaan na hindi ko na pinapagdasal ang Mamang. Kasi pasalamat ako sa kanya dahil mahal niya lahat ng anak ko. So, ang dami niyang naituro sa akin na maganda. Tapos, napapasalamat din sa father-in-law ko. Kasi alam mo yung, huwag nating lagyan ng kulay. Kahit hindi na ako part ng family nila, hindi naman kailangan i-detach ko yung sarili ko. Kasi marami silang nabigay sa buhay ko yung maganda. Lalo na hindi nila, they never did anything na pangit sa akin yung father-in-law ko. Mahal siya ng mga anak ko, yung ganun. Yung, diba, bakit mo itatapon yung ganun na I respect him. And ganyan. Tapos, syempre, yung mga, like yung si Albert, marami rin yung nagtulong sa akin. Syempre, naging party ng buhay ko ng matagal, for 25 years. Hindi mo yun itatapon. Natira ako sa bahay nila, magkasama kami for some time, maski sa Amerika, magkakasama kami. Maraming happy memories. Ano ka ba? Bakit ikaw ang umiiyak? Inaiyak ako sa'yo eh. Oo. Yun, ganun. Sorry ah, hindi po ako iyakin, pero very emotional lang talaga ako. Hindi, ano ka kasi, yung totoo ka lang. Diba? Kasi talagang nire-treasure ko lang talaga ang family ko, yung mga taong malapit sa akin. Siyempre, lahat tayo may mga trigger points. Oo. Ang trigger talaga kay Rosario ay ang kanyang pamilya, yung mga mahal niya sa buhay, yung mga anak niya. And 25 years is 25 years. Si William, mabalik tayo sa kanya. Ayaw ko siyang pag-usapan. Pero, hindi mo rin maiiwan. Kahit saan ako magpunta, identified ako sa kanya. Si tatay siya namang anak ko. Pero talking about him doesn't mean I love him. Hindi ganun yun. Pero may respeto ako sa kanya bilang tao. Tsaka diba, nakasama mo yun eh. Tsaka pagka hindi ko siya nirespeto, paano siya nirespeto yun yung mga anak ko? Di ba parang manggagaling pa rin yun sa akin. So dapat huwag niyong iisipan ng hindi maganda. Porque I talk about him, does it mean that tumitibok yung puso ko sa kanya? No, and never mangyayari yun. You just talk about people na naging part ng buhay mo na dahil sa mga tao at experiences na yun, naging ito ka. And nagpapasalamat ka. Yeah, ina-acknowledge mo lang. Na naging mabuti ka rin. Na nabuo kang ganito as a person. Ito na nga, next photo. Ah! Oy, ang ganda naman natin dyan dahil. Ano ba? Parang hindi ako wow, yan. Maganda, eh. Yan yung mga pagkakataon na minsan naisip ko, babae pala ako. Ha?
Pero hindi po kasi ako sanay talaga sa mga ganyan. Hindi po ako masyadong girly kumilos. Anong preparation naman ang ginawa mo for that beautiful pictorial? Magandang tanong yan, diba? Alam mo ba, nagpapayat talaga ako isang buwan. Talagang I made sure na magiging okay ako. Kasi syempre gusto mo pagka humarap ka naman sa ganyan, tapos nilagay ka sa ganyang campaign, yung makatotohanan naman. Din ako, milagros. Isang buwan ang kinain ko lang dun. Saba, kamote, tsaka nilagang itlog. Yun lang, breakfast, lunch, dinner. Tapos ang in-between ko pag nagugutom ako, mani. Ano ba? Sa kotse, nagbabakaw na ako talaga isang buwan yan. Ayaw pero, ko naman ng ganun, magpa-fart ka na magpa-fart. In fairness sa akin, isa akong ma-fart na tao. Correct. Pero nung ginagawa ko, kanya-kanyang tenkanto. Tao lang tayo. So, oh, diba? Sa ano din, na-fart din. Hoy, ngayon maglalaro tayo. Oh, ano ba tayo nagawin? Aha, we have another game. Ganito ano? Dito sa aming channel, masaya. Alam ko yan. Games nakikita kami. Ko naman sa iyong mga life. Other videos. No. So, dapat lang maging masaya tayo dito. Kaya kanina pinaiyak na. Oh, I'm sorry. Wow! May pasalamin. May pasalamin, ma. Binan mo talaga pati mga nasa 40s. Bago ang lahat, Ms. Rosario, gusto ko pong magpasalamat sa may-ari po ng Alba Restaurant. Thank you very much, Senor Miguel de Alba, for accommodating us. And talaga po namang, we really appreciate your generosity. We really enjoy and are still enjoying the foods that food you have been serving food us. Food is muy bien. Yes, muy bien. Está bien, muy bien. Yes. Muchas gracias, Senor de Alba. Gusto kong pasalamatan ang napakabait po ng mga staff ni Sir Miguel. Si Lauren, si Lloyd, and of course, si Albert. Kailangan talaga may Albert. Ito na, ano magpitik bulag tayo yata, o ano ba, yung ganun-ganun. Pitik bulag! Ay, alam ko gusto mo, jack and poin! Sisiray mo pa yung makeup natin. Islam, jack and poin! Ah. Time starts now. Action naman. Release money or release gas? Release gas! Walang tulog, walang kain. Walang tulog. Iwanan ng mahal mo, iwan ng mahal, iwan ka ng mahal mo. Iwan ng mahal. Oh, aso pusa. Aso. Maliit, malaki. Maliit. Oh, ano ba? Kahit sa akong kubasan to. Rumba, video okay. Ano? Rumba? Ah, Zumba! Please, salamin ka na yan ah! Zumba, video okay. Zumba. Nora Vilma. Vilma. Projects, awards. Projects. Hashtag ng buhay mo. Warned. Sorry, bakit naman release gas instead of release money? Sa totoo lang, tao lang kami ha. Kaya huwag kayo nyo kami i-judge na tayo umutot. Mahilig ko ako umutot. Ito rin katabi ko si Minagros. Pero hindi naman namin yung ginagawa ng public. Smart girl. Antonio. Bakit Dilma? Unang-una, nasa on-na-ondas pat ako dito, ha? Para sa akin, Nora Honor is the superstar. Si Ate V, star for all season. Pareho yan na nasa bucket list ko na makasama ko na sa trabaho. Pero kung given a choice, kasi si Ate V, may closeness na ako kay Ate V. So, syempre, dun ako sa mas friend ko. Si Ate, guys, kilala ko through William. And she's also a Capobicolana. Pero never ko pa naman kasi siya naka-work. Madam, hashtag ng buhay mo. Survivor. Yes. I'm a survivor. Totoo naman. I'm a survivor and I'm also a warrior. You are a warrior princess. Sheena! Warrior, hindi ibig sabihin pag warrior ka, matapang ka lang, ganun palaban ka. Hindi, warrior kasi warrior ka. Warrior ka ni God, di ba? Parang, di ba? Ganun yun. Dahil, tinanong mo ko, kagantihan ka. Tatanungin mo. Ready? Timer start. Now, breakfast in bed or dinner in bed? Breakfast in bed. Rain or shine? Rain. Call or text? Call. Halit or yakap? Yakap. Hot dog or egg? Hot dog. Ganda o talino? Talino.
Gabby or Albert? Mm. Awards or box office? Awards. Mm. May asim pa, may tamis pa. May tamis pa. Jose Rizal or Andres Bonifacio? Andres Bonifacio. First impression of me? You are such a wonderful, fantastic, superfluous, beautiful human being. Okay, thank you very much. May nanalo na. Past, present, future? Crush na batang actor. Okay. Tyler Teo. Ah, Ateneo. Yeah. Before. Okay. Kung dessert, paano ka? Kalamba. In fairness kay Miss Snooky Serna. Oh, eto na. Bakit si Gabby at hindi si Albert? Actually, inisip ko yun. Ayoko mag-live. Ang sasabihin ko sana talaga, ang katotohanan ni Albert. Pero parang nailang ako sabihin Albert. Mm, okay. Pero ang ending din naman sa ginawa ko ngayon, parang inamin ko na rin Albert na makalagay sa ko. Past, present, future. Bakit ito, nabigla ako dito sa sabihin. Past ang nasabi ko. Alam mo ngayon ko lang naisip, siguro kaya ako nasabing past. Meron ako mga nakaraan na gusto kong balikan. Philippians chapter 4 verse 4 NASB. Rejoice in the Lord always. Again I will say, rejoice. Our words to ponder from Philippians chapter 4 verse 4. Minsan may mga araw na para tayong lito at walang pag-asa. Nakakalimutan natin na kadalasan tayo naman ang gumagawa ng sarili nating problema. The Lord is near. Huwag tayong mangamba dahil sa pamamagitan ng panalangin at pasasalamat. We can always present our requests to God. Let your graciousness be known to everyone. Let us rejoice and be glad for His unfailing and unconditional love. Amen. Hindi pa tayo tapos, kaya lang ganda naman ito. Gusto ko lang ipahiwatig sa'yo na ito, kaya ito ang pinili kong flower because you are like a sunflower. You're always happy. You are the light in every area that you go to. Ito naman, Yay. Musical box. Ikaw ang naging sunshine sa mga anak mo for the longest time. So, belated happy Mother's Day. Thank you! Kaya ayun silang mag-subscribe naman sa channel. Ayun ako, thank you. In-invite ko po kayong lahat sa aking YouTube channel, Yayo Aguila. So, ayun. And also, underage coming this January sa GMA Afternoon Prime. Magkasama po kami doon at marami pa po kami mga kasama. Malalaman din nyo po ang sino yung suri. Guys, I'm inviting you to please like, subscribe, and share. And don't forget to press the notification bell. Always remember, guys, rain or shine. Friends po tayo! Pahitin na. Tatawa ko. Patay si Bio ng Lito. Rain or shine. Friends! Okay, sa editing na lang.